Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ikadalawampung araw na sa buwan ng Abril. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng Huwebes, mahigit 1,279,000 o 1,279,437 na records na mula sa law enforcement agencies ng ating bansa. Kasama na rito ang sensitibong police employee information ang na-compromise o lumabas sa tinatawag na unprecedented data breach. Napasok ng mga hacker o may naglabas ng mga sensitibong dokumentong ito sa publiko. Itong isiniwalat sa report ng isang nangungunang cybersecurity research company, ang VPN Mentor, noong Martes. Pero sinubukan pa ng mga opisyalis ng pamahalang Pilipinas na itago sa publiko ang napakalaking eskandalong ito. Ang massive data hack, napakatinding data hack, ay nag-expose ng 817.54 GB ng mga record ng mga aplikante at mga record ng empleyado sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kasama sa nahack ang data ay ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Internal Revenue at maging ang Special Action Force, kung saan ang personal information ng milyong-milyong mga Pilipino ay nasa sa panganib ngayon na maklone. Ang nakuhang mga records ay sumasaklaw sa mga itinuturing na highly sensitive data gaya ng fingerprint scans, birth certificates, tax identification numbers, tax filing records, academic transcripts at maging ang mga kopya ng pasaporte. Pwede nang gawawa ng sariling pasaporte kung sindikato man o isang bansang kalapit ng Pilipinas ang gumawa nito para magkagulo ang bansa. Samantala, nakita rin sa data breach na may mga internal directives na naka-address sa mga law enforcement officers. Sabi ng report ng cybersecurity researcher na si Jeremiah Fowler na siyang author ng report na ito, na sinubukan pang pigilang lumabas sa publiko ang pangyayaring ito. Ginawang example ang mga kautusan ng liderato ng PNP kung paano at anong mga batas ang ipatutupad at ang mga priority or additional training na kinakailangan. Sabi nitong si Fowler, hindi na raw niya i-confirm or i-verify ang accuracy or authenticity ng mga dokumento na nakuha nila mula naman sa mga kumakalat ngayon na database ng mga sensitibong impormasyon ng mga Pilipino. Nagmula ang mga data ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa report pa rin ito ng VPN Security Company, sinabi nito ng mga dokumento ng gobyerno ay natuklasang iniimbak pala sa isang unsecured, non-password protected database na readily accessible sa mga individual na may internet connection. Kaya ito'y vulnerable sa mga cyber attacks o mga ransomware. Ayon sa ekspertong si Fowler, kapuna-puna ng mga law enforcement officers sa ngayon ay nasa panganib na ang kanilang mga personal na dokumento ay alam na ng sindikato o ng publiko. Buti na lang daw hindi agad nagkaroon ng cyber attack sa mga nakalipas na panahon. Ayon pa sa nasabing eksperto, anumang data breach na mag-expose ng personal information sa isang pulis at ipabang miyembro ng law enforcement or other officials ay may tuturing ng isang malaking panganib. Ang mga individual na ang data ay na-expose ay pwedeng maging potential victims ng identity theft, phishing attacks at iba't ibang mga malicious activities. Ang availability ng government records sa mga tinuturing na unsecured database ay nag-taas naman sa pangamba ng mga potential national security issues.
Ang mga exposed records na ito, potentially pwedeng magamit ng mga kriminal para i-target ang mga miyembro ng law enforcement para sa blackmail o ano ba mang schemes. Ang database na ito ay naiwang naka-expose for a minimum of 6 weeks. Matagal na pala itong nangyari. Ayon pa sa report, tumagal ito ng 6 linggo. At in-expose lamang ng nasabing security company. Inirekomenda ng nasabing mga security experts ang full forensic audit para malaman kung ano talaga ang lawak at epekto ng data breach na ito sa mga records ng gobyerno. Maaring mas malaki pa o mas maraming data ang nakuha ng mga grupong nagsagawa ng cyber attacks. Samantala, sabi naman ng PNP, Philippine National Police Public Information Office Chief Rederico Maranan, nasabi daw naman ng Anti-Cybercrime Group Director ng PNP na si General Sidney Ernia, ang cybercrime unit ay nagsasagawa pa ng vulnerability assessment and penetration testing. Sabi ng pulisya, categorically, hindi pa raw nila masasabi sa panahon ngayon na may lumabas nga o mga nag-leak na mga data o dokumento ng mga aplikante. Nag-request na rin daw sila ng complete access logs mula sa PNP Recruitment and Selection Service para ma-evaluate ang mga logs na ito ng computer. Hindi pa umaamin ang PNP at iba pang mga law enforcement agencies na nagkaroon ng malawakang data breach ang database ng kanilang computer. Samantala,